Kumusta kayong lahat? Welcome na naman dito sa makabuluhang talakayan. Malamang ay narinig nyo na dito sa Pilipinas ang kulam o barang na maaaring makapagdulot ng kakaibang karamdaman na hindi maipaliwanag ng siyensya sa paraan ng pananakit ng tiyan, pagtubo ng kung ano-anong hindi maipaliwanag sa katawan, paglabas ng insekto sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa ito ay bawian ng buhay. Ang pagkulam ay isa sa pinakakinamumuhian at kinatatakutan sa Inglaterra noong 15th century. Pinaniniwala ang pangungulam ay isang ritual ng pagkausap sa mga diablo para magkaroon sila ng kakaibang kapangyarihan upang makaganti o makapagbigay ng pahirap sa tatamaan ng itim na mahikang ito. Ngunit sino nga bang unang naitalang mangkukulam sa kasaysayan at kung paano sila tugisin at bitayin noong unang panahon? Pero bago yan ay kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang pulang button para updated ka sa mga bagong video sa channel na to. Simulan na natin ang kwento. Noong 15th century sa bansang Inglaterra ay mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa ng pagkulam o witchcraft. Ito ay ang pagsamba kay Satan upang magkaroon sila ng mahikang itim na makapagbibigay ng pasakit sa kanilang mga kaaway o mga inosenteng tao. Ang unang batas sa pagbabawal ng gawaing ito ay binigyang bisa ng hari ng England na si Henry VIII noong 1544 na ang pangulam ay isang mabigat na krimen at may parusang bitay sa akusado kung sino man ang mapapatunayan nagsasagawa ng witchcraft. Ngunit binago ito taong 1547 hanggang sa ilabas nila ang pinakamalalang batas noong 1604. Simula noon ay 500 hanggang 1,000 katao ang binitay sa paniniwalang nagsasagawa ang mga ito ng pangulam sa haba ng 15th century hanggang 17th century. 90% dito ay mga babae. Ngunit paano nga ba mapatunayan noon sa England ang isang tao ay guilty sa paggawa ng witchcraft? Ang isang taong mangkukulam ay mayroong marka na bigay umano ng diablo na makikita sa katawan nito na parang nakaukit sa kanilang balat o kaya naman sa mga gamit nito. Kapag nakitaan ka ng isa sa mga simbolong ito ay pwede ka nang isuplong sa kinauukulan. Ang ibang nagsasabi ay sumasanib ang mga mangkukulam sa mga hayop tulad ng pusa, aso, tupa at iba't ibang klaseng hayop gamit ang isang dasal. May isa namang isinasagawang bagay ang mga kinauukulan upang malaman kung ang isang tao ay mangkukulam. Itatali nila ang isang tao at ihuhulog sa lawa. At pag lumubog ito sa tubig ay isa lamang siyang pangkaraniwang tao. Ngunit pag ito ay lumutang ay isa itong mangkukulam. Dahil ang mga matatanda ay nagsasabi na kapag inayawan ng katawang tubig ang mangkukulam ay lulutang ito. Ngunit paano na lamang ang pangkaraniwang tao na inihulog nila sa lawa? Medyo nahati din ang reaksyon ko sa mga bagay na ito dahil ang tao ay hindi na nila ililigtas hanggang sa malunod ito. Ang huling paraan naman ay ang pag-torture sa biktima hanggang sa umamin ito na isa siyang mangkukulam. Kadalasang nangyayari ay umaamin na lang ito na gumagawa ito ng witchcraft dahil sa sobrang pahirap na dinadanas nito. At para makaganti ay nandadamay na lang ito ng kakilala na papangalanan niya ding isang mangkukulam. Lubos na kinatatakutan ng mga hari at reyna ang witchcraft dahil kaya umano silang patayin nito kahit hindi ito nakakalapit sa kanila. Kaya sa pagpapatupad ng mga batas na ito sa Inglaterra ay halos ubusin nila ang mga akusado at pinaghihinala ang mangkukulam. Wala nga namang magagawa ang kalasag, espada at sibat kung ang kalaban mo ay humahawak ng mahikang itim gamit ang mga diablo. Ngayon ang katanungan ay sino ang kauna-unahang binitay na mangkukulam sa panahon ng 15th century? Sanayon ng Hatfield Peveril, sentro ng Essex sa bansang Inglaterra ay may naninirahang babae na nagngangalang Agnes Waterhouse kasama ang kanyang anak na si Joan Waterhouse at nakatatandang kapatid nito na si Elizabeth Francis. Si Agnes ay mas kilala sa tawag ng Mother Waterhouse. Siya ay may kinalaman sa pagkamatay ng isa sa kanyang mga kapitbahay na si William Flynn sa di maipaliwanag na sakit at kasama dito ang pagpatay ng kanyang sariling asawa. Hinuli sila Agnes, Elizabeth at Joan sa krimen ng pangungulam sa ilan nilang kabaryo at pagpatay sa mga alaga nitong hayop.
Unang inimbestigan si Elizabeth Francis at umamin ito sa krimen. Sinasabi nito na ang kanyang lola ang nagturo sa kanya sa paggamit ng black magic. Kasunod nito ang pagbigay sa kanya ng isang pusa noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Inalagaan niya ito ng 16 na taon. Hindi naging masaya si Elizabeth dahil pinatay ng pusa ang kanyang 6 na buwang sanggol. Ngunit naniniwala siya na may dahilan ang mga gawain ito. Hanggang ibigay nito ang pusa kay Agnes Waterhouse na nagngangalang Satan. Ang pusa ay nagsasalita gamit ang kakaibang tinig na animoy isang diablo. Ito umano ang nagsasabi sa kanilang mga dapat gawin at alam nito ang mga sangkap sa paggawa ng witchcraft. Kapalit ang mga patak ng dugo. Sinasabi ni Elizabeth na kayang mag-ibang anyo ng pusa papunta sa isang malaking palaka. Si Mother Waterhouse ay inakusahan sa pagpatay sa mga hayop na ikinabubuhay ng mga taganayon. Sinabi din nito na pinatay ng pusa ang kanyang alagang baboy para mapatunayan nito ang kapangyarihang itim. Palagi din siya nagdadasal ngunit sinasabi ng pusa na ang gamitin nito ay salitang Latin at ayaw nitong ipagamit ang salitang English. Inutusan ni Agnes ang pusa na patayin at sirain ang ari-arian ng kanyang kapitbahay na si Wardle. Ngunit hindi ito nagtagumpay, malakas ang pananampalataya nito sa Diyos. Si Joan naman ay kalaunan ay pinakawalan dahil napatunayan itong walang kasalanan sa mga gawain ng kanyang ina. Ayon kay Joan ay wala siyang natutunan na kahit anong kaalaman ukol sa pagkulam at hindi niya din kinakausap ang alagang pusa ng kanyang ina. Sa pag-amin ni Joan sa gawain ng dalawa ay naging malakas ang kaso laban sa dalawang pinagbibintangang mangkukulam sa kanilang nayon. Makalipas ang 2 araw matapos ang paglilitis ni Mother Waterhouse noong July 29, 1566 ay agad itong binitay kasama si Elizabeth Francis sa Chelmsford, England sa paraan ng pagbigdi. May mga nagsasabing bago bitayin si Agnes ay humingi ito ng tawad sa Diyos sa mga nagawa nitong krimen. Ang lahat ng ito ay naidokumento at naisulat sa librong ito. Madaming paraan din ang isinasagawa sa pagkitil sa buhay ng isang mangkukulam noon sa England. Minsan ang mga ito ay sinusunog ng buhay at nilulunod. Salamat po sa panonood.